Hello, what's up guys? Kumusta kayo lahat dyan guys? So, ayan. Kumusta kamusta? So, magandang araw ulit sa inyong lahat guys. So, matagal tayo hindi nakapag-upload ng videos natin. So, ayan. Andito na naman tayo para mag-share ulit ng kahit konting kalaman lang. So, gagawin na naman natin guys. So, ayan. So, pagbago lang po kayo sa aking channel guys. So, don't forget to subscribe my channel guys. So, para lagi kayong updated sa aking videos. So, ito guys. Umpisa na natin. So, meron tayo ditong tanggap na, ewan ko kung anong pangalan nito guys, pero sabi ng customer, parang touchscreen daw. So, anong pangalan nito pre? Ilaw na to? Night lamp. So, pangalan daw nito ay night lamp kasi pang gabi. So, di ko rin alam guys. So, ito yung mga ginagamit na pang mayaman. So, ilaw nila pag matutulog na. So, ayan. Dinala pa lahat talaga. So, mayroon lang naman to guys ay kung tutusin, bumbilya lang to eh. Diba? Kung pundido na yung bumbilya natin, so, hindi na talaga to iilaw. Pero sabi ng customer, brand new lang daw. So, makikita naman natin guys kung pundi yung ilaw. Mayroong coil sa ilalim yan eh. Tapos, pag inaalog nyo yan, makikita nyo kung pundi na siya. So, yan. Pero ang pagtataka ko lang dito guys, sabi ng customer kasi pag pinapailaw niya daw to, galawin niya lang daw ng ganyan, so iilaw na siya. So ano bang mayroon dito, secret na to, bakit? Ganyan lang daw pre, oh, touchscreen lang, iilaw na. So parang nakapagtaka yun ha. So i-testing muna natin siya guys bago natin siya buksan para malaman natin kung ano ba talaga mayroon tong ilaw na to. Baka sumabok naman to ha. So 20. So, wala o. Ewan ko kung sabi ng customer, hindi binwatts. So, nilagay niya ng maximum 60 watts. Ayos itong ilaw na to, 220. So, check natin. So, tingnan muna natin yung bulb kung okay ba itong bulb niya na 60 watts. So, natitester naman to guys eh. So, ayan. So, titignan lang natin kung may continuity. Kasi coil lang naman ang laman yan sa ilalim. So, mayroon naman siyang continuity. So, ibig sabihin guys, so yung ilaw natin ay probe na okay siya guys. So, ayan o. Mayroon kasi siyang continuity eh. Kasi pag walang continuity yan, yung nagpapailaw dun eh. Yung coil dun sa ilalim niya. So, dadahanin lang natin kasi madaling mapundi ito. So, titignan natin tong style ng kanyang receptacle papunta dun sa switch. Kasi sabi ng gusto pag di ginagalaw lang daw siya ka nag-on. So ibig sabihin meron siyang problema dito sa sinasabi niyang ano, sa kaibang ilaw to, touchscreen daw sabi niya. So natawa ko nang sinabi niyang touchscreen eh. So ayan. Safety muna natin ilaw. Itinan natin kung ano ba meron tong switch na to. Ba't maluwag na? Parang backlas na din to ah. So, ito ay China lang din to. Galing sa mga home sentry. Ayan o. Siyempre, pang decoration light to guys. Yan sa mga pambahay pag matutulog ka na. Ito yung mga ilaw na pang ano na. Pantulog na nila. So, kaya lang 60 watts. So, mataas yung ano nito guys. Mataas yung wattage niya. So, mainit to. Ngayon kasi taglamig. So, ito siya guys. Oh, makikita nyo. Yan. So, bali ito yung pinaka relay niya. So, ibig sabihin, natanggal yung relay niya. Ayan o. Ah. So, meron pala siyang relay. So, ayan guys, so, nakalagay siya o. So, pag ginawa ka mo lang to guys, so, meron siyang touch lining control. So, ito yung pinaka touch lining control niya. So, ibig sabihin, natanggal lang to guys dun sa pagkakakabit dito sa kanyang body. So, pag yan nakakabit guys, ibig sabihin, meron siyang switch, kumbaga. Mag-on switch siya. Kaso, saan siya dati nakakabit? Natanggal siya eh. Ayos ko ah. Silo, yung brown.
Ito yung touch plate niya, yung yellow. So 220 yung. So check muna natin, baka naman sira itong ating pinaka power cable. So yan, para malaman natin kung okay yan, so kailangan natin baklasin to, malamang syempre. Kasi pag di natin binaklas to, pwede naman natin to soakin ng tester to, kaya lang baka delikado kasi baka dumikit to sa ground. Kailangan tanggalin na natin to, so ilagyan na natin siya mamaya ng electrical tape. So yan lang talagang choice niyan. So hindi naman lahat, kung kaya nang abutin ng test prod natin para masundot na yung kanyang mismong terminal ng cable niya, so pwede na natin siyang i-test. So ayan, pero mahirap siya. Talagang tanggalin na natin to guys, kasi nakabalandra, hindi masundot to. Yan, tipan na lang natin to guys ng safety mamaya. So ito na siya guys, oh. So ito, tatanggalin na natin to guys. So mayroon lang tayong dalawang linya dun sa kanyang easy line cord. So ito yung easy line cord natin na nanggaling sa flag. So yan, dapat mayroon yung blue at saka yung brown. So dapat mayroon siyang continuity. Check natin yung continuity. So wala, yung isa naman. So mayroon, so ibig sabihin itong isa ay para dun sa isa din. So dapat mayroon tong isa. So ibig sabihin okay yung ating line. So susubukan natin siyang okay siya, di ba? So ibig sabihin ang mag-on lang dyan, nakarekta sa ilaw yung kanyang ground. So check natin kung yung isang linya ay nakarekta dito sa isang linya, kasi isang switch lang naman ang i-on yan eh. Yan, so test natin yan, oh. So nakarekta yung isa guys, so isa lang naman yung magsiswitch dyan eh. So ito lang na switch, ito lang isa yung magsiswitch. So yan, titignan natin kung bakit hindi siya nagsiswitch. So pag walang syempre power ito guys, so kahit anong galaw mo dyan, hindi mag-on yan. So susubukan natin siya ang lagyan ng power. Balik na natin yung ilaw, tapos bubuksan natin mamaya yung kanyang tag switch controller. Makikita natin kung buo o sira yung kanyang tag switch controller, kasi ito siya. So dapat ito, tingnan natin kung buo ba siya. Siraan yung touch switch controller niya. Sira na talaga siya to. Bubuksan na lang natin. Mas maganda para makita natin yung nilalaman itong touch switch controller niya. So dapat dandanin lang natin to. Ibig sabihin ang laman nito guys, board to, sigurado. Ibig sabihin, pag sira yung touch switch controller natin, hindi magsiswitch yung ilaw, kasi dito siya nagdidepende sa ang pinaka-on niya. Ito yung electronics board niya guys. So ayan, kung makikita nyo. So ito yung nilalaman pala ng touch switch controller. So ayan guys, so makikita ko agad ito, putok agad yung kanyang usable resistor. So meron siyang usable resistor na pumutok. So titingnan natin kung yan lang, wala nang ibang problema. Pero kadalasan yan kasi pag pumutok yung usable niya, so ibig sabihin meron siyang pinagmulan. So titingnan muna natin kung kaya natin i-repair to. Kung hindi, balik na lang natin sa may-ari. Bili na lang siya ng bago guys. So ayan, tingnan natin siya guys. So ito guys, yung kanyang mayroon siyang sensor talaga siya. Titingnan natin kasi ayan guys, putok yung kanyang fusible resistor. So ito yung 0.22.
So 1/2. So easy lang naman 'to eh. Wala siyang capacitor, 'di ba? Kung makikita niyo, wala siyang totally filter capacitor. So easy lang nagpapa-on dito. So matindi 'to, ayos 'to. Tingnan natin. Meron naman siyang thermal piece doon. So hindi mo bumigay, ang bumigay sa kanya ay yung fusible resistor. So check muna natin kung okay ba yung fusible niya, kasi may fusible dito. Ayan oh. So okay naman yung thermal fuse niya. Ayan oh, may thermal fuse, okay naman siya. So ang bumigay lang guys, itong kanyang resistor. So papalitan natin to guys. Subukan natin palitan tong resistor niya. Pagi, pera ako yung pang-ipit mo, pre. Pang-ipit. Asan yung pang-ipit? Ito. So, tatanggalin natin ito ngayon. Ito pala sikreto nito, ah, pre, ah. Tatanggalin natin ngayon si fusible resistor, so papalitan natin. Kasama ng blue. So, ito siya guys. 0.22. Red, red, silver. So, ayan. Tanggalin natin. So, hanap tayo ng kaparehas niya. Ayan, sandali. So, ito na guys. No? So, wala tayo mahanap na 0.22. So ito 0.22. So mayroon tayo dito 0.47. So bago natin ilagay ito guys, so i-check muna natin, baka yung regulator niya shorted, kasi wala naman dahilan minsan pag kung bakit hindi bumigay yun, bakit bumigay siya kumbaga. So ibig sabihin, titingnan natin, baka may pinagmulan kung bakit shorted. So ito lang naman yung regulator niya eh. So isa lang naman yung regulator niya ito. Ito, titignan natin itong regulator niya. So, ang ginamit niya ay, naku po, transistor nga ito, 600A. BT134, so, titignan natin kung buo itong BT134 niya. Anong trabaho ba nito? Baka MOSFET to ah. So, titignan muna natin. Check muna natin itong BT134 niya. Ito lang naman kasi yung pinaka-regulator niya. So, ito siya guys. Tingnan natin. So, pag ganun siya, no? Pag ganun, pakahiga siya. BT134. Ang trabaho nito, transistor to o MOSFET, pre? BT134. Shorted na. So, check na natin. Shorted na siya eh. Shorted na nga ito ah. So, reverse.
So mayroon na lahat, sorted na pala to. So ito guys, yung sinasabi ko kung bakit bumigay yung ating, ito pinaka-fusible resistor niya. So bumigay siya, ibig sabihin mayroon dahilan. So sira din pala yung regulator niya. So titignan muna natin kung ano ang pwedeng i-replace natin dito kung wala tayong exactly same number niya. So titignan muna tayo kung may replacement to. So BT134, search muna natin kung mayroon to. 600E, nakalagay pa yon, 600E BT134. So hanapan muna natin kung mayroon tayo guys. Sa post muna natin. So ito na guys, no. So tuloy na natin to. So ito na, mayroon tayo ditong replacement na nakita. So ito ay 0.20T yung original niya at saka BT134. So wala tayong ganitong piyesa niya. So meron tayong replacement na ilalagay. So tulad nito, 0.47 2 watts na siya guys. So yung dati niya, so kung ito'y 1/2, so mapapalitan siya ng 2 watts. Medyo matibay sa init. So itong isa, so meron lang tayo dito ay BT12600B. So ayan guys. Ito yung papalit natin. Yan, made in Philippines pa yan guys. Oh. So nakalagay siya, made in Philippines. So ito, mumurahin lang to eh. Pero tinignan ko yung datasheet niya sa ano guys, sa Google. So medyo mas maganda pa yung ano nito guys, performance niya. Mas mataas pa yung amperahe niya. Wattage niya kumpara dito sa dati niyang nakabit. So susubukan natin siya guys kung uubra ito. Pero ang magiging problema natin to guys, so hindi na natin may sasara tong kanyang takip. Tapos para mas matibay pa, so lalagyan natin siya ng heat sink. So ito testing muna natin siya guys kung okay ba ito, under ba siya. Titignan muna natin. Tuklap na yung ano niya. So ayan, hinang na natin siya. Bismillahirrahmanirrahim. So bago ko ito ipalit guys, so ayan, tinignan ko nito sa Google kung parehas ba yung data niya. So medyo okay naman siya, parehas, mas matibay pa ito guys. So titignan natin, testing muna natin kung uubra siya o hindi. Kaya lang guys, ang pagkakaiba niya, medyo malalaki na yung piyesa ang kinabit natin. So ayan, papansin niya. So wala nang problema yan, basta ang importante dyan, gumana at mas matibay pa yung dating pagkakagawa niya. So gagawa na lang natin siya ng paraan. Ito, ingatan natin to resistor kasi pag dumikit yung cable niya, parang masunog. So, mahaba naman yung paa ng resistor natin. So solder muna natin siya. So yung takip lang siguro hindi natin maibabalik dito guys kasi medyo angat na yung mga piyesa natin kakabit. Bukan natin kung uobra ba yung ating replacement. Yan. So ito. So
check muna natin kung naman siya shorted. So titingnan muna natin. So ito yung kanina yung nakarekta doon sa ilaw. So ito yun, no? Ito, brown na to. Ito yung nakarekta na yung line 1 niya. So magsiswitch dyan yung line 2. Bismillah. So ito yung line 1. So yan, no? Ito yung galing sa AC, oh. Tapos itong line 2 niya. Ito yung line 2. Ito yung kulay blue. So kulay blue, ito siya. Kulay blue, so dumaan yung resistor. Dumaan yung resistor. Tapos ito, tataan na dito dun sa piyesa na ginabit natin dito. Ito yung sa may bulb. So kung ito yung line 1 niya, ito yung line 2 niya, so dapat may palo yung bulb. Ayan, oh, may palo yung bulb. So yung bulb dumaan dito, dumaan sa thermal fuse, papunta siya dun sa mismong number 2 ng pin ng ating kinabit na IC. So MOSFET transistor yan, guys, ha. So ayan, testing natin kung di ba siya puputok. Subukan natin. So ayan siya, okay na, oh. So ayan, guys, oh. Pansin nyo, milaw na siya, guys. So ayan, oh. Yun. Yun, oh. So ayos na siya, guys. Ayan. Pansin nyo, ayos to, ah. Patinan natin. So titinan muna natin kung uminit ba yung ating piyesa. So normal naman siya. So mas maganda siguro, guys, lagyan natin siya ng zinc kasi continuous nilang gagamitin yan, eh. So pag continuous yan, syempre iinit talaga yung itong ano niya, ay ginamit niyang ano, itong MOSFET transistor niya, maaaring bibigay pa rin yan. Kasi ito yung original niya, bumigay niya, eh. So, pero mas mataas itong kinabit natin, kaya medyo mas matibay ito, guys, kaysa doon sa dati niya. So ito ay BT134, no? So ang kinabit natin ay BTA12600B. Yan. So ayan, guys, ha? Kaya lang ang problema natin dito, guys. So hindi na natin siya mai sara na maayos lahat. So ayan, kung makikita nyo. So ayan. Hindi na natin makukover ka na maayos. So hindi na natin siya sasara. So ayan, natin siya naka-open. Ayan. So ayan siya, guys. Hindi na lang magiging ano niya, discarding niya. Pero ito dapat, ito may sink to, eh, para mas safe yung ating gagawin. So hanapan ko siya ng heatsink kahit maliit man lang. At least makakatulong yung sink para hindi agad bumigay yung ating trabaho. So titingnan natin kung mayroon tayo mahanap na heatsink para dyan sa maliit na IC na yan, MOSFET transistor. So hanapan muna natin siya, guys. So mayroon tayo dito, nakita, kaya lang medyo may nakalagay. So tatanggalin natin. Ayan. Ayan. So ilalagay natin dito sa kanyang ginamit na bagong MOSFET transistor niya para safety. So medyo malaki, ah. Medyo malaki siya. So ganyan na lang.
Yan talaga kalalabasan yan para matibay. So ayan. So ayan siya guys. Medyo nakaangat na lang siya. Pero malaking tulong na yan guys para sa kanya. Malaking tulong na yan. So susubukan natin pikuin ng konti para medyo lumiit. Pero okay na rin yan eh. Pwede na. Kaya lang bent natin ng konti para maganda. Masira naman itong IC ah. So yan, binlak natin ng konti. Hindi na natin may sarato guys. So gagawin natin dito. Pwede naman natin tabasin ah. Tabasin natin. Yan, tatabasin na lang natin, mas maganda. Sisiksik na lang natin 'to. So, ayan, tatabasin natin, subukan natin tabasin 'to. Para mayroon pa rin siyang mag-lock. Tabasin na natin to. Yan ang repair. Dito pa naman yung diagram niya. Oh. Yan diagram niya. Andan yan. Oh, nakasulat. Yan diagram na yan. Pag ginawa na eh. Wala na, binali ko na, hindi ko na ito maibalik. So ayan, susubukan natin siya guys kung obra siya. Ha! Kalupit mo dong. Ayos oh. Tingnan nyo siya guys, kahit nag-exist siya, okay siya. Ayan oh, kalupit. Okay, testing natin ulit. Try natin. Bismillah. So, yan guys, oh. Okay na ito, guys. Yan. So, sara na natin. So, kailangan nakadikit siya dito. So, yung double-sided niya ngayon, kasi delikado na to, baka dumikit, di ba? Masira. So, kailangan yung pagkadikit natin dito ngayon sa kanyang double-sided. So, dapat safety na. So, yung hindi talaga matatanggal, no? So, kailangan natin siyang idikit ng safety. So, magagamit tayo ng stick glue para hindi na siya matanggal. So, gagamitan natin siya ng stick glue. Kasi tulad niyan, natanggal yan, eh. So, nakakabit dati dyan, ayan, no? Tanggal. So, gamitan natin siya ng stick glue para safety, hindi na siya mahugot. Kasi pag ito dumikit dito sa ground niya, mali masira na naman yung ating pyesa. Kasi nilabas na natin eh. So, yan. Gamitan natin ng glue gun. Tingnan natin. Bubra siya. Itong double-sided tip guys, pag mainit yan guys, so tumatanggal siya, kusya siya natatanggal. Eh, lalo pa dito, grabe init. So, yan. Pag grabe init dito guys, syempre, malaking tendency matanggal yan. Hindi mo masasabing hindi matanggal yan sa init dito eh. Tagal naman ito, umiinit to.
So itong Stiglo, medyo safe pa naman yan. Medyo matagal siyang mahugot kasi hindi niya matutunaw ng init dito, kaya ng init dito. Kasi hindi naman to masyadong umiinit yung gamit nila. Gumagana pa to, pre? Testing mo last? Ano? Itong Stiglo natin, ay itong glugan? Hmm. Parang gumagal na to, ah. Wala na. Hindi siya gumagal na to, ah. So hanapin natin yung isang. Gumagal na siya matagal. Tulungan na natin siya ng shouldering para mas mabilis. So ito yung dati niya natanggal, eh, oh. So subukan natin itong galing ng Stiglo. Kung matibay. Yan, bahala na siya dyan. Ito, sa ilalim. Yan. Hindi na siguro matatanggal yan. Kasi, sa dami ba naman ng Stiglo yan. So, yan, sasara na natin. Silipin lang natin kung baka may mga cable na tumama. So, ito na siya. Balik na natin kanyang. Pangit lang dito guys, sa ganito guys. Wala siyang, ay naku, hindi ko pala naibalik yung ano. Yung cable, oh. Dapat titape ko to. Kahit tape man lang para safety. Malis, malis. Nakalimutan natin. So, dapat tip natin to para safety. Kanina, tinanggal natin yung ano dito, eh. Pinaka-strong cable tube niya. Tinanggal natin. So, tip natin para hindi maghiwa-hiwalay. So, yung tip naman dito guys, matibay naman siya. Hindi naman siya basta-basta natatanggal. Hindi kagaya sa atin, ang tip local. So, yan. Hindi mo basta-basta matatanggal na yan. So, ayan siya. Balik na natin. Sira na rin itong tornilyohan niya. Maluwag na. Pangit itong tornilyo niyang ginamit nila, eh. So ito guys, yung mga ginagamit ng mga mayayaman to, eh, na ilaw, eh. Pang mayaman. Yayamaning ilaw. So, ayan. So, balik na natin. Pati yung kanyang cover sa taas. So,
So ito, iningatan lang kasi ano lang to guys, parang papel lang tong ano niya. Ayos ah. Ganun pala siya, oh. Yan. So, tingnan niyo siya guys. Yan. Yan. Ano tayo na iwan? So, testing na natin siya ulit. Boom! Yan, no? So, ayan siya guys. Okay na siya. Yan. So, subukan natin touch ulit. Boom! So, yan. So, ayan guys. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Thank you for watching. Sana nakapag-subscribe po kayo sa aking channel. Hindi nyo nakalimutan na pinindot yung ating notification bell. Paki-thumbs na rin po yung ating videos. So, maraming salamat sa inyong lahat and God bless you po.